Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung paano magtanim ng buto sa madali at practical na paraan. Now, please take note, itong isa-share ko sa inyo ay applicable lang sa mga maliliit na buto. Kagaya ng sili, kamatis, ano, yung sibuyas, pechay at yung iba pa, lettuce, halimbawa. Hindi ito applicable doon sa mga malalaki ang buto kagaya ng mais, sitaw, halimbawa, kalabasa, pipino. Yung mga malalaking buto na dapat ay direktang itatanim sa kanyang permanent na taniman or container. So, pang maliliit na buto lang. Ngayon, normally, ang ituturo sa atin, kailangan natin ng seedling tray pag tayo ay magpapasibol ng mga buto. At ideally talaga, sa seedling tray tayo nag-uumpisa, nagpapa-germinate ng mga buto. Pero in this video, hindi mo kailangan ng seedling tray. Ang kailangan mo lang ay paso. So, eto halimbawa, ang paso na merong lupa, garden soil, ordinary garden soil lang. Yung mga nabibili natin, halimbawa, sa mga plant nurseries o kaya kung meron kang lupa dyan na binistay, haluan mo lang siya ng compost. Yung hindi siya sobrang mabato, meron lang siyang medyo water training capacity, yung medyo buwaghag siya ng konti, pwede na po yan na pagpasibulan natin ng buto. Alright? So, ito ang buto ng kamatis. Yan. Depende sa dami ng kailangan mo. Ito kasi ay parang shotgun approach. Magbubudbud lang tayo ng buto sa ibabaw ng lupa. Kagaya niyan. Hanggat maaari, syempre, magkikreate tayo ng distansya between seeds. Para naman, pag sumibol sila ay hindi sila tabi-tabi at madali mo silang paghiwa-hiwalayin. Yan. Pero depende pa rin sa iyo yan. Kung marami ang kailangan mong itanim. So, meron na tayong buto, tatabunan lang natin ito ng medyo manipis lang din. Gaya niyan. Meron nga pala nagtanong sa akin, bakit daw may kulay ang buto? Gaya na nakita niyo, yung kulay nito ay medyo mapula. Ano po? Yun ay fungicide. So, sa kumpanya pa lang ng buto, tinitreat na sa fungicide yung mga buto. So, meron din magtatanong, paano yan? Organic pa ba yan? Yung buto. Eh, natreat na po ng fungicide yan. So, para sa akin, organic pa rin. Alright. So, pagkatapos natin makoveran, siyempre, kailangan natin basahin ng tubig yan. Kung sakaling may lulutang na buto, i-baon lang siya uli. Yan. So, pagka maganda ang lupa mo, mabilis siya mag-absorb ng tubig. Hindi magbabahay ang tubig sa ibabaw ng matagal. So ito, ilalagay mo lang ito sa lilim, doon sa hindi siya direktang naarawan. At habang hinihintay mo siyang sumibol, every other day, diligan mo lang siya uli ng tubig. Kung medyo uulan, yung hindi naman kalakasan na ulan, pwede mo siyang paulanan. At nakakatulong ang tubig ulan para mas mabilis na sumibol ang mga buto. Alright, so maghihintay lang tayo ng ilang araw at sisibol na yan. Ito naman yung example ng pinasibol ko about 10 days ago. Ayan. So kamatis din siya at gaya na nakikita mo, marami naman sumibol sa kanya. So sabi ko nga kanina, ito yung parang shotgun approach. So hindi natin inaasahan na lahat sila ay sisibol, so medyo dadamihan mo na yung buto. Pero syempre, depende pa rin sa dami ng kakailanganin mo. Ang kagandahan sa ganito, makakapili ka
ng mga ililipat mo sa kanyang permanenteng container. Sa ganitong stage, meron 2-3 dahon, ideal na ito para ilipat sa kanilang permanenteng container. Pag hinintay ko pa ito, halimbawa na lumaki pa, magkaroon ng 4 o 5 dahon, marami na siyang ugat. Pagka pinakialam ako na ito, nang marami siyang ugat, ililipat ko siya, marami nang masisira doon sa kanyang ugat. Kaya yung ganitong stage, medyo maliit pa siya, ideal para ilipat sa kanyang permanenteng container. Babasahin ko muna ng tubig yung lupa bago natin na bunutin yung mga seedlings. Pag kasi tuyong-tuyo ang lupa at binunot mo yung seedling, ang tendency niyan, hihiwalay ang lupa sa ugat. Ito nga palang isang ito, sili naman ito. So, sabi ko nga kanina, depende sa dami ng kailangan mo. Kung konti lang, pwedeng sa maliit na pasuka lang magpasibol. Kagaya nito. Sili naman ito. Sa pag-transplant naman, simple lang din. Ginagamitan ko lang yan ng kutsara. Pwede ka rin gumamit ng yung chopstick o kaya stick sa pag-bunot sa kanila. Pwede rin itong kabilang side. Itong hawakan ng kutsara. Pero sa akin, ini-scoop ko siya. At sa pag-scoop, laliman mo na yung pag-scoop. Ayan. So ito halimbawa. Dalawa sila. Ayan. So ito, dapat meron ka nakahandang paso at pagkakamatis, mas malaki ang container, mas maganda. So ideally po yan, minimum mga 2 gallon ang capacity para yung ating kamatis makalago ng maigi. Mas malaki sa 2 gallon, mas maganda. Yung mga 4 gallon container, yan po ideal sa kamatis kasi ang kamatis lumalaki rin talaga yan . So itong 2 gallon, medyo maliit pa yan, pero sa pangbakuran lang, pwede na po yan. Mag-transplant tayo ng 2-3. At ibabaon natin ng malalim yung higit kalahati niya. So ito, 2 sila. Yan. Ingatan lang natin na mabali yung kanyang stem. Basahin siyempre natin ang tubig, yung lupa. Direkta po sa lupa ang pagdilig ng tubig. Huwag natin didiligan yung mismo seedling. Nalulat ganyan na maliit pa siya, kalilipat pa lang. Bakit hindi dapat diligan yung mismo seedling? Baka po matumba. Ayan. Alright. And then, ito ilalagay lang natin sa lilim hanggang sa fully makarecover siya. So, mga 1 linggo po yan. Maarawan sa umaga, okay yan. Wala pong problema. Ngayon, pag nakikita nyo na tumatagal naman siya sa init ng araw, sige, pwede nyo siyang iwanan. Ngayon, for safety purposes, habang siya nandiyan sa ganyang sitwasyon, bagong lipat at maliit pa siya, pwede nyo rin lagyan ng takip na kagaya nito, yung transparent, parang greenhouse effect niya. Alright, para medyo kontrolado yung temperature sa loob at protection na rin laban sa mga alaga natin sa bakuran kung meron tayong gumagala kagaya ng aso o pusa. Ngayon, pwedeng itanong mo, bakit 2? Well, dala-dalawa po, umisan 3 pa nga ang nilalagay ko dyan. Kasi pagdating ng oras, pipili ako kung alin sa kanila, sino sa kanila ang patutuluyin ko. Mahirap kasi kung isa lang ang kagad ang ilalagay mo, baka mamaya mamatay, so sayang. Ngayon, pagka 2 o 3 sila, ay mamatay man yung isa, meron pa tayong isa na pwedeng patuloyin. Alright? So sa ganito kalaki, sabi ko nga, isa lang ang ideal dyan. So talaga magtatanggal ako ng isa pa later on.
Okay. Hiwalayin natin siya ng konti. Lasayin natin ng tubig. At lagyan din natin ng takip. Ito nga pala ang takip natin. Pwedeng may butas yan, pwedeng wala. Alright? And after around 3 weeks from transplanting, ito na yung magiging itsura ng iyong tanim na kamatis. Nawala na yung isang katabi niya. Binunot ko na. So ito, nag-iisa na lang siya in this approximately 2-gallon container. Pasensya na. So medyo sumasayaw yung ating camera. So, after 1 week, pagka tapos mo siya i-transplant, lalagyan mo na ng fertilizer yan. Sa fertilizer naman, pwede kang gumamit ng calcium nitrate, halimbawa, or yung first week mo, pwedeng urea lang, or pwedeng triple 14 with calcium nitrate kagad. At marami akong videos dyan tungkol sa pag-fertilize ng iyong halaman from transplanting up to the flowering stage, fruiting stage. Alright? So ito, alagaan mo lang ng isang problema natin sa kamatis ay paborito siya halimbawa ng white flies. So makikita mo yan, mayroong mga white flies na lumilipad na puti. Kumakapit sa ilalim, and later on pag pinabayaan mo yan, unti-unting malalanta na yung iyong tanim na kamatis. Isa pang bagay tungkol sa kamatis, ayaw niya ng laging babad sa tubig ang kanyang lupa. Ito kasing kamatis, nag-iistorya ng tubig sa kanyang katawan. Alright, so pag laging basa yung kanyang ugat, ang tendency mabubulok yan at mamamatay. So diligan lang yung tanim na kamatis pagka tuyo na yung lupa. Later on, makikita mo rin kung ano yung dapat na interval ng pagdidilig. Depende sa klima sa iyong lugar kung gaano kabilis matuyo ang lupa. Sa ganitong stage na medyo maliit pa, hindi ito kailangan araw-araw na dinidiligan kasi hindi naman mabilis matuyo yung kanyang lupa. So diligan lang pagka talagang tuyo na yung lupa, pagka sinundot mong ganyan at tuyo na siya, yan, magdilig ka na. Huwag mo nang hintayin na malanta pa yung mga dahon. Alright? Meron na nagtatanong sa akin, bakit daw ang hirap tanim o magpabunga ng kamatis. Talagang medyo mahirap po ang kamatis kumpara sa sili. Ang sili, madali lang yan. Ang kamatis, medyo maselan. So, madaling tamaan ng fungus ang kamatis. At medyo matakaw din sa fertilizer kasi siyempre malalaki ang bunga niya. So, yan po yung ating simpleng paraan kung paano tayo magpasibol ng kamatis, ng mga maliliit na buto, kamatis o sili, nang hindi natin kailangan ng seedling tray. So makakatipid ka na sa seedling tray, hindi mo na kailangan gumastos. Alright, maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!